Ang
法办法，我非我那个人呀，我非我那个人，我非我啥啥事，是你跟我办的，那把谁给我办？我没有办过的，我上班也没有办过，我干点啥哇？我哪里的？我哪办法？阿是我有办法的。啊，是的。Panginoon, iyong kagilaw ang salita mo. Panginoon, iyong kagilaw ang salita ng buhay. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang buhay. Ito'y utos ang dulo sa tao ay Panginoon. Iyong kanyang mga batas ay mga pagkiliwalaan na nagbibigay ng talino sa pakaating Kristo. Tugon, Panginoon, iyong kagilaw ang salita ng buhay. Ang totoo ito'y wagas at matuwid at katunan ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, iaubungan, tugon, Panginoon, ngayong kagalagay ang salita ng buhay. Iyong pagkalan sa buwan ay marapat at matuwid. Isang kagalan at tumuwi, nanitira ng parapat. At imangkato niya ay matuwid ng kagalan kapag siya ang kumatod ang pasyaray ng paralay ng parapat. Tugon, Panginoon, para sa pinto ng kanyang hamal at hamal. Matamis pa kay sa pulot, sa pulot o sa katalis, pari ng pulot o natalis kayo at matalis. Tugon, Panginoon, hindi ka nalala ang salita ng mga buhay. Nasipin mo ang lahat. Oh.
ang pag-aalap ng salita ng Diyos. Tayo ang mga hasip na salita ng Diyos. At palagi namin ihinulo na nawa ang mga hinasip na ito ay tumubo at mabunga na tumubo, tagaan na po at iisa na taan. Ito yung amo na ibigay ng buong ibaba. Bahagi yung pagkilos na inanda namin ang tao para sa binanang ni Diyos ito ng mga pangigal at sa ikaan ng Diyos. Pero paliwanan po na may bahagi dito ay mga kinin ng salita ng Diyos. Ang mga tao na nananamis na maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya ako yung palay na ibigay ni Jesus ay ano ulit ng lupa tayo para ang salita ng Diyos ay tunay na mabunga sa ating buhay. At bilang mga mag-aasip ay nawari ay magitan upang mabunga sa ibang tao. Kaya mo ba rin ang isang pag-iyos na tinutunan natin ang usa ay pagsunibaba natin bilang isa na kalabang aspeto ng buhay ng pananampalataya bilang mga Kristo ay pinakitaan din na matulungan namin yung mga pinagpapahayagan natin na maging mabuting lupa. Hindi lang ang mga Thank you.
bahagi niya, may lamong, may bato, sabi na ay daanan, hindi ba ay talagang daanan, pero wala pa rin ba rin ay inaayos na at nalawin yung daanan, kumagawa ay mismo ng sariling daanan. So, kaya po, hindi yung ganun kalali at naalis ko lang yung mga damo. Naalis ko na yung mga bako. Hindi na yung bali nyo. Pag-ibahay na namin strato, pag-ibos, pag-ibaha, na kinakailangan na hindi na nangigit ng pagpapalala, na may ayos natin na mas maganda yung pumaparaan ng aming pag-uulong. At isa na lang ito ay yung paghahanda. Paghahanda natin ito sa uwi ng lupa na aming tatanda. Pero yun po yung gagalit eh, bahagin na sabi ko ng mga babae sa pangungubong ay hindi sa sarili yung karanasan. Tawagin makita natin kung paano namin maghihanda ang lupa, mas maunawaan natin yung ating mismong paluturo kung mismong nakikita natin ko sa ating pag-iyos at sa ating mismong karanasan. Makita natin na ano ba yung mga damo at mga bato na sa akin para maghihandang ang salita ng Diyos ay tumuhulat yung mabot, mabunga ng masalala. So babalik yung mismo natin sa ating mismo sarili ng karanasan para makita ko natin na tuloy na pwede namin may bahagi para sa iba na may nagdagay nila yung kanilang tinatawag ko natin uli ng lupa. Maging uli ng lupa na katulad na ang mabuting lupa na ito ay tutubuan ng masalanan amin. At may mayroon po ang araw kung saan ang pangkaraan yung kasama ng buyan yung patuloy natin pagkarasan. Yung patuloy namin pagtitinday. Kaya din po nabahagi nito na karang istabing itong nakalimaso na nakarang virus na nag-aanaya. Nag-aanaya po ang pagkakaroon sa new networks of teachings. Mayroon tayo mga method na alam na. Mayroon tayo Kriso method. Ano yung Kriso method? Alam niyo mo yun? Yung peso? Makalimutin na? Ano? Hindi ba natin yung peso nito? Makalimutin yung peso nito? Hindi ba natin yung human, ipo, kapit, approach. So, yun ang kalitin na pinakaraming dito.
So, bahagi po ng bibigitin na natin para sa ganoon ay lalo natin may panagalan ng pamabuting balita ng aming Panginoon Jesucristo. So, bagamat po yan ang sinusuro sa inyo, yung paanyayan ito sa ginagawa po natin, yung meros, kaya ako po rin sa ibang mong aming mga nanampara na buwa kasi hindi mo sa pagkakas hindi na pwede yung dati natin mentor na teacher, student, yung lecture mentor o bahagi mo ng isang pag-virus. At pagkaman, may pag-ibang mga maharap na pwede natin sa pagkakas. Kaya, pinayangin kasi may mga isipang sitwasyon na maaaring namin na yung meron na kailangan para lang sumila yung pag-iros ng mga bata sa makikita na tayo ay magluhan sila maging sabi ko natin ay pangitaan sila na maging sa akin. So, pinakailangan natin ng ibang pamamaraan para kung ito ay makita ng pangit sa baga maraming uri ng lupa na pinakailangan ng taliman ng salita ng Diyos. At dahil sa maraming uri ng lupa na kita ng ibang-ibang pamamaraan na pagluho na pwede natin bigyan para sa kanilang katalimat. The human law at ipag-uhos ay isang pamamaraan na kung saan ay nabubuhod sa ating mismong karanasan o mismong karanasan na mapapa. Ano ba ganyan yung inyo sa mata kung tayo ay papasok. Pwede rin po yun. So, kaya, ito yung hapon na yung pinabahan ko sa atin ng buong may kapag. Lalo-lalo na ngayon sa panahon ng multimedia na nasa atin na pang. Pwede rin lang ako sa panahon ng buong may kapag. Bahagi po nito ng kalimutan yung mismo sarili natin witnessing. Katulad naman ni St. Chapel o Marlon sa kanyang mga marami nakita niya na katulad naman yung taon ng mga lupa na inanis niya pagiging simple. Wala kami sa kukuloy sa katawan. Mayroon tayo kumisa na tayo yung malupa because of the situation. By situation, lupa sa bagay, hindi na lang ang lupa. Pero meron din yung bahagi ng usapan ay bagay na maging lupa ay para kay Kristo. Na ito pa tayo para tayo ay ating natin ang ating sarili sa pag-iingkod sa Diyos. Katulad nyo ay pinahayag ko si Shepherd. Pero ito, mas na malawak ang pag-iingkod sa Diyos sa ating natin ang sarapan ng buhay ko. Na maging bukas tayo sa maraming pamamaraan ng pag-iingkod. Kung hindi man natin magamit, kung sa kanilang tumamin yung pagkakamahal, at ibang sitwasyon ito, ibang muli ng lupa, kaya kailangan ng ibang technique dito. Pagkabang kalamahali na yung salita ng Diyos, ay tumutupo bawa ng bigaya ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan na there is always a human element sa pagpapahayag ng mabuti balita ng karanasan. Ang ginagamit ng Diyos,
tayo bilang pamamaraan at dapat magkaroon din tayo sa pamamaraan. Para tunay natin maiguro yung pamamaraan na makita natin upang sa darating ang mga tao po ay tunay na maging maraga sa kanilang pamamaraan. Kasi para yung suro na kasi kami may iniwala sa kanyo, pero konting gulo lang ang mawawala na. Konting pag-uusin lang ang mawawala niya. Kaya bahagi mo ng isang patuloy na ang pag-uus. Kaya hindi natin natin sa parang pag-uusin na pag-uusin mo pas tayo. Kasi kung isa naman siya, hindi na lang ito lang yung magandang pinakamagandang pamawala. Ito lang ang pinakamagandang pamawala. Magkakumuha tayo ng mas maraming pamamaraan. Kasi baka mamaya may sitwasyon na nakita na ang ibang pamamaraan. Baka ngayon pa sa bagay ito kung isang makita natin yung mga bagay na pinaiintihan ng tuturo ko siguro. Hindi sa baka mali yung tinuturo natin. Ngunit maaaring pinakita na ang ibang pamamaraan para lalo din ang pamamaraan ang itinuturo natin. So, kaya pinangailangan natin pag-aralan ang ibang mga metodo ng pag-uuro. Pag-ibukas tayo sa kaisipan nito ng sa dalawang ay makita natin ang pagkaya ng ibigay ng problema. Kaya kung natin pag-uuro, kung pag-uuro sa ito, hindi yung parabola na rinap sa ating Jesus, may ibang ibang tuloy ng lupa. At dahil bilang mga katumisan, dahil makita natin, ang ito ibang uri na luwa nyo. Baka yung inuhin yung pinagalun ko, ay kinakailangan mo na iba ang alam para baka yung inuhin aming isang alam na pamamaraan ay hindi pwede nito. Baka ibang uri ng pamamaraan ang gagawin mo para alam mas pwede mo sa uri ng luwa nyo, sa uri para lalo makuha ng salamat ang kasalitan ng ating Panginoon Jesucristo.
ilang minuto na katahimikan pagkatapos ng umiliya. Isa rin po metod yun. Isang metod ito na nais ng umiliya na pagkatapos na magsalita at ipawa ng salita para ng Yesu Baka na inusuloy yung sabihin ng Diyos sa atin. So, a moment of silence with the Lord na hayaan natin na makapit mo sa Diyos ng sabihin. Isa rin yung buhay ng pamamaraan ng pagduro na ibibigay mo sa atin. Nawawalay mo namin kalimutan. Maglagay din tayo ng uwang na hayaan namin yung katalimitan ng siyang magsalita sa atin. Pakaway gusto magsalitin ang Diyos sa atin. So, tanggapin mo na ang pagkakalimutan ng Diyos.
Do
Thank you.